Good day everyone. Once again, Elvis here for our today's tutorial. I'm gonna show you some video camera hacks on our Zoom meeting. So ipapakita ko sa inyo kung paano magkaroon ng iba't ibang virtual head costumes on our camera effects or on our camera or video camera na talaga namang magugustuhan ng mga estudyante natin at di sila maboboard kung medyo serious naman ang ating mga meeting, ang ating mga estudyante or ating lesson. So tuturuan ko kayo paano magkaroon ng video background, yung mga gumagalaw-galaw na background and kung paano natin ma-enhance ang ating mga face kung nakalimutan nating mag-makeup. So paano yun natin gagawin yun using our video camera and also kung paano natin gagawing background ang ating PowerPoint presentation. Ayan, so bago tayo mag-start, kung bago pa lamang kayo, please subscribe to my channel. Click the subscribe button, yung red dyan, and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga video. Okay, thank you. Ayan, paano tayo naglagay ng ganitong character sa ating Zoom? Matutuwa yung mga bata. Ayan, ito. Kung gusto mo magandang maganda ka, ayan. Ito pa, may crown. Ayan. So, ito yung ituturo ko sa inyo. Ayan, kung gusto mong cowboy, may mga flowers sa face. Gusto mo para kang cat na nagkukwento. I am your friend, Kitty. Kitty, kitty. Ayan. Gusto mo malaki yung lips. Ayan. Matutuwain yung mga bata. Or gusto mo ikaw ay si Donut. Ayan. Ikaw si Donut. Kung gusto mo ikaw ay si banana. Ako si banana. Ako si banana. Hi, ako si... Sino to? Anong animal to? Ayan. Gusto mo si... Ako si ice cream. Ikaw ay fruits na nagsasalita pag ikaw ay nagkukwento sa mga bata. Ayan. Ayan, pag nag-detail ka ng stories, ayan, pwede kang maging gantong character. Sino ba to? Cookies. Cookies, cookies. So, mapeke yung kausap mo, ang ganda-ganda mo, ang kinis-kinis. Ayan. Ayan. So, paano natin ginawa yan? Okay, ang gagawin natin para magkaroon tayo ng ganong character sa ating Zoom, install lang natin ang Snap Camera sa ating computer. So, ito yung makikita natin dyan. So, i-download lang natin yan. I-click lang natin tong download na yellow sa taas. Ayan. So, pag na-download na natin yan, magkakaroon na tayo ng app sa ating computer. So, pwede na natin gamitin yung mga effects na yan na active na ikita sa ating Zoom meeting. Ayan. So, once na-install na natin, ito na yung ating makikita ang features ng Snap Camera. So, pwede na tayong pumili dito ng mga character na pwede nating gamitin. So, iba-iba yan. Merong funny, merong cute, merong color effects, merong gaming, merong cartoon character, merong anime. So, iba't iba ang ating pwedeng gamitin. Okay, open muna natin yung ating Zoom studio. So, ilagay natin yung dalawang tab ng window, o dalawang windows. So, itong windows ng Snap Camera and windows ng ating Zoom. So, i-open natin pareho para makita natin. So, ito na. Naka-open na yung dalawang windows, Snap Camera and Zoom. Okay, paano natin yan gagamitin sa ating Zoom? Paano natin yan nailagay sa Zoom? Ang Snap Camera sa ating Zoom. So, dito sa ating Zoom studio, dito sa baba, makikita natin tong camera icon, stop video. So, i-click lang natin tong sa taas na to. Then, make sure natin na naka-check yung Snap Camera.
So automatic yan. Once na nag-install tayo sa ating computer ng snap camera, so madetect ka agad yan ng ating Zoom Studio. So i-check lang natin yan. So ang default kasi ng ating camera sa ating Zoom ay yung camera ang ginagamit natin. So pag itong snap camera ang ginamit natin, automatic madedetect niya. So pwede na tayo ngayong pumili ng mga character. For example, gusto natin ay funny, gusto natin ay medyo seryoso, or mga animals. Ayan, pwede tayong gumamit ng mga animals. Ayan, character. Ito nga palang windows ng snap camera, hindi ito nakikita ng mga students or ka-meeting natin. Yung ating zoom lang ang nakikita nila, yung ating face lang. So, hindi tayo nakikita pag pumipili tayo ng character. Pwede tayong mag-donut. Yan, iba't ibang character. Pwedeng pig, pwedeng pusa, ayan. Ayan, pwede tayong kagaya pag nagkukwento tayo na tayo ay isang kitten. Ayan. Kung gusto natin may maskara. Ayan. Kung gusto natin tayo ay chef. Ayan. So, pwede natin yung gamitin para mas engaging yung ating discussion. Para mas engaging yan. Ayan. Ayan. So, yan yung pwede nating gamitin. Pag ayaw na natin gamitin yan, stop lang natin yung snap camera, ibalik natin sa dati. So, ayun. So, the next one is the filters. Ito yung pangalawang video camera hack na ituturo ko sa inyo. So, dito ulit tayo pumunta. I-click ulit natin tong arrow up sa ating video icon sa ating Zoom. Then, ipiliin natin tong choose video filter. Yan. So, dito sa makikita natin sa Zoom, sa backgrounds and filters. So, pwede tayong pumili dito ng mga filters. Ayan. Na pwede natin gamitin sa ating Zoom meeting. So, pag medyo parang gusto natin na funny, ayan, pwede natin yung gamitin. May halo, or parang meron, parang rabbit, or pwede tayong gumamit ng mga animals. Ayan. So, pag may pinapakita tayo sa students or lalo sa mga kids, pwede natin yang gamitin. Pero, ang kaibahan nga lang sa snap camera, so, mas maraming character sa snap camera. At yun talaga ay mas maraming mga pwede tayong pamilian. So, ito ay limited lang at parang mga costume lang siya. So, then, the next one is the... So, pag ayaw na natin, i-click lang natin itong none. Ayan. So, the next one is the studio effects, ang pangatlo natin. So, itong studio effects, click lang natin itong nandito sa may video filters, then studio effects. Ayan. So, ito naman, pag wala kang makeup, pag medyo gusto mong ma-enhance yung iyong face, pag medyo gusto mong maganda yung kilay mo, ayan, pwede kang pumili dito ng eyebrows. Yan, pag gusto mo makapal. Yan. Pwede mong baguhin yung opacity, kulay ng eyebrows. Then, pag nakalimutan mong mag-makeup, mag-lipstick, lagyan natin ng lipstick. Yan, pwedeng red. So, yan. I-close lang natin. Pag okay na. Ayan, meron na akong kilay. Pag ganito ko yan, mayroon siyang makikitang parang kilay. Yan, oh. Pag nagtuturo kayo, wag lang kayong magaganto kasi may kita ng ka-meeting mo na peke yung kilay mo, yung eyebrows mo, kasi may nakikita din yung lipstick mo. Nag-lipstick ba ako? So, pag nilagyan natin yung filters at naglagay ka ng yan sa lips, may kita yan sa lips. Ganun din sa eyebrows. Halimbawa, ayan ah. Makadyan makapal. Then, black. Kitang-kita. Ayan, o. Oh. Ayan. So, wag ka lang gaganon kasi kitang-kita yan. Then, so, yun yung filters and studio effects. So, the next one is the moving background. So, pwede tayong magkaroon ng moving background. So, choose lang natin tong virtual background. Then,
So pag gusto natin moving background, meron naman ditong default na hinihanda si Zoom. Yan, may mga moving background. Yan. Pero kung gusto talaga natin na mag-add ng iba pang moving background, so meron dito akong nakahandang moving background. Click lang natin itong plus, then add video. So sinave ko yan sa aking computer dito sa project, sa aking folder. Yan. Select lang natin yung gusto natin. Or pwede natin i-select pareho. O, isa lang pala. Yan. Kung gusto natin para tayong nasa ocean, yan, nasa ilalim ng dagat. Pag tayo nagdi-discuss sa ating students sa science, ayan, ito ang ating makikita natin sa ilalim ng dagat. Ayan. So, matutuwa yung mga estudyante. So, pwede tayong gumilid para makita nila yan. Ayan. Then, saan naman natin makikita? Ito kasi ay kinuha ko sa yung moving background ko na yan. So, yung moving background, pwede kayong mag-download ng video, mga seconds video lang yan sa Pexels videos. Free lang yan. So, walang bayad. So, marami dito mga pwede tayong gamitin. Ayan. Parang medyo serious. And, i-click lang natin itong free download. Then, i-save natin kung saan natin gustong i-save. Free use naman yan. Yan. Kagaya nito. Kung gusto natin nasa beach tayo o nandito tayo sa snow, ayan, so pwede natin yung i-download. Ayan, then pag ilalagay na natin sa ating mga Zoom o sa ating Zoom, click lang ulit natin tong icon ng video, then choose virtual background, i-click natin tong add, then add video, ito yun. Then, select natin to. Ayan. So, ito na yung ating background, moving background. Para tayong nasa malamig na lugar. Naka-close neck pa ako. Ayan. So, yun yung pang-fourth natin. Pang-fourth hacks. So, the fifth one is the PowerPoint as our background. So, pag gusto natin ipakita ang ating PowerPoint na nakikita pa rin tayo ng ating mga students, so, gawin nating background ang ating PowerPoint. So, paano natin gagawin yon? So, i-click lang natin itong share screen. Share screen. Then, dito, makikita natin advance. Yan. Sa advance, click natin itong PowerPoint as virtual background. Then, share. So, pwede na nating hanapin dito kung saan ba natin nakasave. Dito tayo sa third quarter, week 4. For example, itong quadrilaterals ko. Open lang yan. Ayan. So, ito yung aking PowerPoint. So, ito na tayo ngayon. So, pwede mo siyang i-click, baguhin kung saan lugar. Then, pwede mo siyang palakihin para makikita ka pa rin ng mga students. So, ayan yung PowerPoint mo. Ayan. Then, pwede ka nang mag-discuss. So, habang nag-discuss ka, nakikita ka ng mga students. Ayan. Na mas malaki or ayan. So, ayan. So, yung PowerPoint ko, ginawa ko siyang background sa aking Zoom para mas makita. Ulitin natin, share screen, advance, then PowerPoint as background, then share. So, hanapin natin yung PowerPoint natin kung saan natin sinave. Ayan.
Ayan. So, pwede na natin siyang gamitin as our background. Ayan. So, kung stop share na natin, click lang natin tong stop shares. Ayan. So, yun lamang po ang aking tutorial for today. Hope you have learned something from my video. Don't forget to subscribe my channel kung hindi pa kayo subscriber. Thank you!